Oona with Oscar Oida. It's MJ Marfori. Alright, magandang gabi mga kausap. Oras na naman para sa OO na. Isang oras sa kwentuhan, kulitan, anything under the moon. Basta kahit paano sa loob ng isang oras, medyo makalimot tayo ng mga problema na bumabagabag sa ating isipan, lalo't panahon ng pandemya. Thank you so much for watching OO na, no? At ito na naman tayo, mangungulit, no? Magbibigay good vibes. Good vibes na nga, walang nega dito, walang bashing, walang mga bad comments, no? Iwan muna natin yan somewhere, marami naman pwedeng paglagyan yan. Ngayong gabi, medyo pag-usapan natin yung may katutuwa lang natin, no? At Valentine's, no? Mag-Valentine's pala, kamusta mga Valentine's nyo? Ha? Mapula ba? Mapula? Maasul? Maitim? Iba-iba daw kulay ng Valentine's eh. Sabi nila, iba-iba daw kulay na yan. May mga meaning daw yan, no? At para alamin natin kung paano magiging Valentine's ito sa ating guest for tonight. A really good friend. Very nice sa OO na to, no? Very accommodating, no? News anchor, TV host, actress, lahat-lahat, beauty queen, no? Miss Earth 2014. Grabe naman. Ultimate smashing beauty. Let's all welcome Ms. Jamie Herrell. Magandang gabi pala. Dali, maayon, sorry. Yes, maayon. Oy, thank you so much, Jamie. I know you're very busy, pero eto, andito ka na naman. Sinasamahan tayo tonight para sa isang ano, no, sa isang gabi na kwentuhan, kulitan, no? Basta makapaghatid lang ng tuwa, saya, no? Okay na. At least man lang, kahit sandali, no? Alam naman natin, itong panahon natin, medyo balot tayo ng mga uncertainties, no? Mga anxieties, no? Ang dami lahat, no? Lahat na pwede mo isipin na pwedeng ika-worry mo, andyan, no? Ever available. Kaya dapat nga naniniwala, I mean, together with you, naniniwala tayo na as much as possible, we try to find things na will put a smile, no, sa ating mga kausap. Yan. Oy, thank you, Jamie. Kamusta nung bago sa'yo? Welcome to the show again. Thank you. Yeah, I'm doing good. Nandito lang ako sa Manila ngayon. So yun, back and forth sa Ilocos Norte. So not really that much recently, hosting lang ganyan, and I have a new project coming up actually. Wow. Para sa mental and physical health, para maka-help. It's called Crescendo Essentials. Ooh, so yun. Ganda yan. Oo, sakto. Tamang-tama, no? Sa mga kausap natin diyan na sa bahay na kung ano-ano iniisip, eto na, no. Imbis na mag-worry kayo about things na you shouldn't be worrying about. Eto, no, tumutok tayo kay Miss Jamie, no, para maghahatid sa atin ng good vibes. Okay, Jamie, ngayon, no, mga kausap, ang pag-uusapan natin, total mag-Valentine's Day, kamustahin natin, paano ba ang ano ngayon? Kasi first time natin mag-Valentine's na may pandemya. Noong nakaraang taon, hindi pa na-declare yung pandemya, no? So, ngayong Valentine's Day, first time natin mag-Valentine's lahat na may pandemya. Paano na ba ang mga dating, no? Lalo't kinukonsider natin yung mga protocols, di ba? Absolute yan, no? At all times, dapat i-practice natin yan. Di ba nga, sabi nga nila, kahit nga tayo na sa mga bahay-bahay, pero may isang kasama tayo na lumalabas malimit, dapat nagpa-practice pa rin tayo ng protocol kahit sa bahay. Wearing mask, social distancing, no? May mga ganyan. So, yan, di ba? O ikaw, Jamie, kamusta ba? Kamusta ba dyan sa Ilocos? Kamusta observation mo, no? Paano ba ang pagpapatupad ng mga protocols dyan? Mahigpit ba? Relaxed? Ano sa tingin mo? Pretty good, actually. Parang yung protocols nila medyo strict, actually. But at the end of the day, it's really worth it. Kasi if you look at the cases in Ilocos Norte, it's not really a lot compared to other provinces. And yung maganda din, kasi even though if you have protocols, at the end of the day, you also have to, you know, applaud also the people, diba? Like,
in fairness, yung si Matt, yung boyfriend ko, he's doing a very good job. But at the same time, the one thing about it is yung mga Ilocanos, they really also abide the rules and the protocols. Parang, dili sila gahi ulo ba? Like, they don't have matikas ng ulo? Or that's how you say it in Tagalog, right? Parang, they really follow the rules. And yun yung maganda. That's why, in fairness, in Ilocos Norte, it's very much doing well. Mm-mm. Yes, ayun. Hoy, happy Chinese New Year nga pala, paalala ni Albert Paul. Oh, happy Chinese New Year sa inyong lahat, ano? Ayan, oh. Tapos si Dave Darwin Bayani, sabi niya, oo na with OO and JH na on the year of the ox, ha? Ito nga naman, oh. Ayun, tapos sabi ni Justin Carlos Garciso Villanueva, ang lakas ng dating ni Sir Double O ngayong gabi, pang-action star. Pang-action star. Ito yung nabunot kong jacket dyan. Pagpasayansyahan nyo na. Okay. Sabi ni Janie Chan, done sharing na. Ganda ng guest natin tonight. By the way, excited na ako sa show nyo with Miss Mav Tuesday. Good luck. Oo nga guys. Thank you so much, no? Janie Chan, coming this Tuesday, no? Napag nabigyan tayo ng blessing, no? Jamie, we'll be having a new show this coming Tuesday sa GMA 7 with Miss Mav Gonzalez. So, thank you so much, guys. Thank you. Asahan ko, manood kayo on Tuesday. Yan. Thank you. Oy, yun nga, ngayong gabi, mga kausap, no, pag-uusapan namin ni Miss Jamie, yung mga pwede nating gawin. Paano man natin i-celebrate itong Valentine's Day? Ang corny ngayon, may protocols, no, may pandemya. Walang ano. Oo. Pero, di ba, meron may mga ways pa rin naman, di ba, kung paano natin i-celebrate ang Valentine's. Be a part of this discussion, no? Huwag kayong mahiya. Mag-post kayo dyan ng mga comments nyo. So, ano sa tingin nyo? Paano nyo i-celebrate ang Valentine's with your special someone? Kaya sa kabila ng mga protocol. Tapos, yan. Ngayon, tatanungin din natin si Jamie. So, alam naman natin, ha? May special someone si Jamie. Hindi na yan mystery. Alam na, we are very aware of that. And, ayan. Anong plano nyo this Valentine's, Jamie, no? I mean, with all the protocols and everything, the pandemia. So, paano nyo balak yan ngayon mag... Ay, ito ba, bago lahat. Paano ba yung usual na nakagawian mong Valentine's? Ano ba ang Valentine's Day para kay Jamie Herrell? The usual? Well, depende, di ba? If single ka, if in a relationship ka, or if you're with your family, di ba? So, it really varies. Actually, yung first talaga ko nag-celebrate ng Valentine's is with Matt. Sa totoo. Yung first time I've ever celebrated with a partner. Kasi usually, like sa Valentine's before, I'm always single eh. Like, so I usually celebrate with family or friends, diba? Parang singles party, ganun before. Seryoso ba yan? First time mo mag-Valentine's na may... No, I mean, the first time was parang with Matt last year. Okay. Then, but usually, wala akong, like before Matt, hindi ko talaga mag-celebrate ng Valentine's. Talaga? So, sayang, no? Sana second time sana to. So, how was your Valentine's last year? Paano nyo sinelebrate? It was really nice and romantic. Like, we had a garden dinner date, and then he surprised me with flowers, and... He was just such a gentleman. So yun, parang simple. But I like it simple because sometimes when people tend to do too much, parang it also makes me feel like parang medyo a little bit anxiety sa totoo. Ah, talaga? Pag bongga masyado? Oo, parang medyo magulat ko. Parang ano nangyayari? Like, why is it so bongga? What's happening? Alam ko na naiisip mo bakit. Oh. But yun, like, I always like it simple kasi the simpler, the better. I've always been the type of person ever since before. So yun. But I did it not family and friends, ganun, sa Valentine's. Talaga. Pero syempre, no, pag ikaw naman yung Valentine's Day, di naman pwedeng hindi bonggahan nung partner mo yun, di ba? After all, no, Valentine's Day. No, what I mean is like, parang it... What matters kasi more is being with the person eh, more than anything. Mm-hmm. So parang, for me, it's the thought that counts. And the date last year was really wonderful. Like, the food was good. It was an outdoor setting, like in a garden, which I really like. I love the garden. I love gardens. I love flowers. And like, it's kind of like he did things or he did everything right. And it was just
relaxed and simple, and that just works for me. So yun. Kasi alam niya eh na hindi ko masyado gusto ng sobrang bongga talaga. Bongga. Ang galing. Ah, so ano, nagtatanong-tanong siya sa'yo, no? Okay ba yun? Kasi, di ba, may mga babae, parang gusto nila lagi silang sino-surprise. Kaya kami mga lalaki, hula naman kami ng hula. Gusto namin sana magtanong, like, kunwari, mahal, ano bang gusto mo para sa Valentine's? Pero parang, baka naman isipin nyo naman, di namin pinag-isipan, di namin pinaghandaan. Kung ikaw tatanungin, ano bang gusto mo? Mas gusto mo ba tinatanong ka? Or sino-surprise ka na lang? So, totoo, Oscar, sobrang chill lang ako eh. Kung gusto siya mag-ask, then okay. Kung hindi, okay pa rin. So, hindi ka masyado, ano, hindi ka masyado big deal sa'yo yung kailangan sinusurpresa ka, o ano. Hindi. But when it comes to, like, let's say, Christmas gifts, ganyan, and then, like, parang a person will ask me, or he'll ask me, parang, I just say anything is fine. Just do whatever you feel, or give whatever you feel like giving. Because I don't want to, like, pressure the person. For me, parang more of the thought lang talaga, more than anything. Ang galit. Napakabait mo naman. Alam mo, ang bait mo, no? Alam bait mo. Hindi marami ang ganyan. I mean, although I'm sure may mga ganyan iba, no? Pero, di ba, ano eh, parang marami din yung ano, medyo demanding, no? Sorry. Medyo demanding. Tsaka expectorants. Mga demandad sa expectorants. Kailangan laging ang in-expect, bongga, ganyan-ganyan. Ayun, ang hirap din eh. Ang hirap din minsan mangkula. Ako naman, parang gusto ko tinatanong kasi parang ayoko naman gumawa ng hindi ma-appreciate niya. After all, ang goal ko naman is mapasaya siya, di ba? Hindi lang naman para magmukhang magaling, magmukhang bongga, alam mo yon. I mean, ang goal ko doon is yung happiness niya, no? So parang, I'd rather ask. As much as I want to surprise, di ba, yung aking mahal, parang I'd rather ask, no? Para alam ko talaga kung anong gusto niya. Kasi may experience na ako niyan eh. Mayroon akong binili na hindi niya nagustuhan. So syempre, I mean, hindi ko rin naman siya masisi. Imagine, lalo na kung medyo, kunwari, sinurpresa ka, medyo pricey. So parang manginayang ka din, di ba? Parang, sana dito mo na lang binigili mo. Bakit yan? Di ba? Parang gano'n. Di ba? Ikaw naman, nagbigay ka. Medyo parang, ikaw na nga binigyan. So yon, ikaw hindi ka particular dyan. Parang, hindi. Sobrang chill lang ako sa mga gifts. Ito yung flowers, no? Sabi nila, when a man suddenly gives you flowers. Ayan, di ba? Ayun. Okay. Sa'yo, big deal ba sa'yo yan, flowers? Like, di ba mga babae, kinikilig yan pag binibigyan ng flowers? Ikaw, ever since ba? Ikaw ba ganun ka din? Talagang? Ever since, oo. I love flowers. Whether it's given from Matt or if it's given from my mom, basta meron flowers. Talaga? Ay, di lalo na siguro pag galing sa Valentino mo, di ba? Lalo na. And like, yung maganda is parang Matt always gives me my favorite flowers. Na parang sunflower. Oo. He always gives me that. But minsan, he'll mix it up a bit. Like recently, I think it was around January, nabigay siya sa flower sa akin, and then I was shocked kasi, but a good shock naman, parang surprise, kasi it was a different type of flower, it was stargazers, which I really love also, so yun, but like, it doesn't even have to be the best bouquet, but as long as it's flowers, I'm happy. But he also tries to give me the best bouquet, kasi diba, sabi mo, like, minsan yung mga babae, medyo parang, judging yung mga gifts, ganyan, di ba? Na parang particular sila, di ba? Ako, kung mabigay si Matt sa akin ng mga flowers, sabi ko, wow, ang bongga to, ang maganda to. Sabi niya, oo nga, eh, but yung flowers, wala na ganyan-ganyan, hindi maganda to, hindi ma... Parang ikaw naman yung judgmental, ikaw pa nabigay sa akin ng mga flowers. Ay, pero ganyan. Pero alam mo yung mga guys, hindi mo rin masisi minsan, no? Like, minsan kasi, hindi lang yung babae yung we are trying to impress, no? Kundi pati yung kanyang mga friends, kanyang family, kanyang mga kapatid na, alam mo yon, hindi naman natin maialis, no? Laging may say sa lahat ng bahay.
Laging may say sa lahat ng bagay, di ba? So kami mga lalaki naman parang, nako, syempre, alam ko, simple lang to si Jamie, pero baka mamaya yung mga kaibigan niya, judgmental. Baka sabihin sa kanya araw-araw, oh, bakit naman yan yung binigay lang sa'yo ni ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So parang ano yun, no? Ano nasasabi? Naka-experience ka ba ng ganyan? Meron ka ba mga ganyang mga chuwari-wari sa paligid mo na medyo yan din? Mga friends ko na parang friends, yes, ma-judge sa mga manliligaw mo dati or whoever. I mean, meron naman, but they say it out of love. Hindi na parang, yes, of course. Hindi kasi, hindi superficial yung mga friends ko. Yeah. But they're particular also with some things then. Kasi they really want what's best for me also. In fact, like, that's why I say sometimes, like when it's Valentine's, before, ma-celebrate din ako sama yung mga mm-hmm. friends ko. Kasi they're also people that I really care for and I really love. So parang when I date someone, yung maganda din sa mga relationships sa mga friends ko is that they're very honest with me. Na parang if they don't like someone or all of these things, na hindi din parang sobrang sama, but parang, what do you call that? Out of care and out of love. And it's just really wonderful. So yun. At meron ko mga friends na ganyan, na minsan mag-judge sila. Eh, lalo na, kunwari, pag yung guy gusto mo na, no? Tapos medyo, syempre, yung mga friends mo, out of concern, ganyan-ganyan, mapintas, ganyan-ganyan. Well, in fairness, yung mga friends ko, they love math, so... Wala silang mapintas. Nice, nice. Wala silang mapintas. Sorry. Love math. Okay, so bago tayo pumunta dun sa paano na ang date ngayong panahon ng pandemya, basahin lang natin ilang mga nag-message atin ngayon, katulad ni Janie Chan, sabi, done sharing na, ganda ng guest natin tonight. By the way, excited na ako. Ayun, nabasa ko na pala yan. Aww. Tapos, you know, sabi ni Dave Darwin Bayani, sabi niya, we miss Jamie Herrell in One News Before. Ayan, na-miss ka na ni Dave Darwin. Ayan. Oh, any news about coming back? Meron ba? Wala pa naman balitang ganyan. Except yung bagong project, no? I mean, as of now, wala. Kasi I'm actually focused on my school. I actually just finished my school. I finished my thesis. Wow, congratulations! Oo, sobrang pandemic. Parang, it was really like, it delayed all of my plans. So parang, we'll see where I go from there na. Oh, ang sarap ng pakiramdam niya, no? Yung matapos mo yung thesis mo, no? Sobrang parang wow, nabunutan ng napakalaking tinik, no? Parang ang layo na narating mo. Si Jesse JM Lacaba, sabi, idol, pag ganyan kaganda ang makakadate ko, limousine ang panunundo ko sa kanya kahit dadalhin ko siya Manila Beach. Limousine, bahala na, paano ka kukuha ng limousine? Basta limousine ko si Jamie ang date, no? Oo naman, di ba? Hindi na. Sabi ko sa iyo, Jamie, hindi mo masisisi yung mga lalaki kung magpasiklab, kung mga tipong kalibre mo yung ide-date nila. Di ba? Eh, Jamie Herrell ang date mo, talagang papasiklab yung mga yan. Okay, sabi ni Louis Serrano, D-Works, andito si Louis, no? Good evening, Sir Oscar, at sa napakagandang guest. Yes. Napakabait pa. Napakabait sa atin yan. No? Dahil sa simpleng programa natin ito, lagi niya tayong sinasamahan as much as she could. No? Yan, no? Ever available. Sino ba nandito? Ayan, si Christian Clemente, sabi, may Valentine's date ba si Ms. Jamie? Ay, oo. Ako na sumagot eh, no? Ako na talaga sumagot. Oh, which brings us to the next topic, no? Okay. Ilang araw na lang, Valentine's Day na, Jamie. So, napag-usapan niyo na ba ni Matt? Paano niyo ba i-spend ang Valentine's? Meron na ba kayong napagkwentuhan? O may nagbigay na ba siya ng hint? Ikaw ba nag-drop ka na ba ng hint sa kanya kung ano ang gusto mo? I mean, ano mo na pag-usapan niyo regarding celebrating Valentine's? Simple lang ako. So parang I'm not really telling him to do anything. Parang siya na bahala anong gusto niya gagawin. Parang ganyan. But so far, parang he hasn't given me any hints what the plan is, but he's we're definitely gonna be together for Valentine's, and so yun, I'll let you know like what are the plans, parang ganyan. But one thing's for sure, when it comes to math,
kasi sobrang particular siya, especially with safety. So because of the pandemic, I know na parang if he has any plans, it's definitely something wherein we're gonna keep everyone safe and us safe, first and foremost. Yeah. Pandemic din, like you have to also consider everything. So yun. Yes. After all, no, the biggest, the greatest gift you can give to anyone right now is yung pag-isip mo ng kanilang safety. Diba? Yung safety ng lahat, no? I mean, nakapag-celebrate kayo ng love month nang wala namang pinapahamak yung ibang tao. Okay, sabi ni MJ Marfori, my beautiful wife. Ayan, narinig na niya yung mga kinikwento ko sa kanya. Okay, sabi niya, Jamie, what are your goals for 2021? Sabi niya. Well, I really want to launch like Crescendo Essentials. It should happen like very soon. The one that I told you about, na parang, there's also skincare, but there's also wellness products wherein it helps people physically and mentally. Kasi diba, yoga instructor na ako. So parang, I really wanted na parang to advocate for health and wellness, even when it comes to products that I sell. So yun, and also to graduate. Yung goal ko. Yes. Oh, no. At malapit na tapos na ang thesis, 'di ba? Oo. You're almost there, no? Andun ka na nga. Okay. Sabi ni Christian Clemente, sabi kung ganyan kadit ko, hihiram ako ng helicopter kay Kuya Will. Tinalo yung limusin. Helicopter daw. Ano ba yan? Sa bagay yun, may ano yun, no? May social distancing. Sobrang distancing yun. Ang layo nyo sa mga tao nun. Oo, okay. Sabi ni Alex Fuentes, ay, hola MJ. Oy, may tanong dito si MJ. Oh. Totoo ba na kuripot ang mga Ilocano? Totoo ba yun? I mean, ikaw, ano masasabi mo dyan? Na-experience mo first hand? May katotohanan ba yun? Actually, I don't think they're kuripot. I just think they're smart buyers. Ayun. Ako naman, surprisingly, when kasama kami ni Matt and na malabas kami, ganyan, before yung lockdown, parang ako naman yung koripot na parang, fine. Ikaw pa pala. Ikaw pa yung kumukontra. Ikaw pa yung kumukontra, no? Why are you spending that much for that? We can go to like market and get it for cheaper. Ganyan! So ikaw pa yung kumukontra, no? Oo. But yung Ilocanos, they don't always buy things. But when they do, they want quality. Para long-lasting din. So you can't really say koripot. But practical, tama naman kasi after all hindi lang naman yung today ang iniisip mo kundi pati yung tomorrow, di ba? Malay mo nandun na sa stage na yon. If ever ba wala naman, may tingin mo handa ka na ba kung ano? kung tomorrow nang usapin, tingin mo handa ka na ba? Ano? Handa ka na ba if ever to tie a knot? Ganyan. Yung mga ganyan. What knot? Like, ayaw sagutin. Okay. Di ba? O yun. Pero yan. Hindi, wag na nga. O next. Ito sabi ni Dave Darwin Bayani, ihanda na ang auto. Happy Valentine sa mga walang kadate. Ah, ang dami pa natin pwede pag-usapan, no? Paano yung mga may date pero may pandemya? Tsaka paano naman yung mga walang kadate? Pero ikaw, no? Anong tip mo, Jamie, no? Dun sa mga magde-date ngayon Valentine's, no? Paano sa tingin mo? I mean, as far as you are concerned, no? Ano ang sa tingin mo dapat mag-date? Paano mo dapat magde-date yung mga couples this Valentine's? Well, there's a lot of ways that you can do it. Like, for example, you guys can just have like a garden date wherein it's outdoors and there's barely any people, diba? And you're, what you call that? Parang maganda kasi yung, ano yun, yung circulation sa air when you're outdoors. So parang my suggestion for you is that if you really want to go out on a date, follow protocol, make sure na, if you're gonna go to a restaurant, which of course we try to avoid that, but minsan, like, you know, you really wanna go out and go on a date because it's Valentine's. So parang, make sure this is a restaurant that you trust na parang they will definitely follow protocol. And if they do have an outdoor sitting,
I suggest to stay outdoors talaga para yung circulation maganda din and lesser chance of you getting COVID and follow protocol. So yun, but you could also, what you call that, just have like an intimate dinner, like at home, and then you guys cook together or something. I guess right now it's like the best time to really be creative on how you can spend Valentine's Day with your loved one, like your partner, or even your family and friends, while also making sure na safety first talaga and health first because of the pandemic. So yun, that's my suggestion. Just let's just tone it down and keep it simple. But pwede din yung limo kasi sobrang stretch eh. So yung isa nandyan sa first end, sa kabila, the other end naman. Pwede naman yan, social distancing naman yun. Pero yun lang talaga, no? Kasi like kunwari, ang general rule is if you are not in the same house, wala kayo sa, di ba, pag hindi kayo pareho ng bahay, dapat wala kayong moment na magkadikit na hindi kayo naka-face mask, naka-face shield, no? So, medyo parang, magiging less romantic, kumbaga, no? Dahil, yeah, may distance, tapos may face mask, may face shield pa, no? The moment masisilayin nyo ng buong-buo yung mukha ng bawat isa is pagkakain na kayo, no? Tapos medyo magkalayo pa rin kayo. Pero, but, at the end of the day, though, na parang what really matters is the company, diba? Because, for example, when Matt and I, like, we went out, like, very seldom talaga naglabas kami para mag-dinner or ganyan. But we always wear our face mask. Unless if we're eating, we take it off. But if we're not eating anything, we really put on our face mask and our face shield. But even despite all of the what you call that, essentials na parang face shield and face mask, during a date, we still enjoy each other's company because of the conversations. So there are gonna be other Valentines. It's not just this year, diba? Like it's gonna go on like forever. So parang just really enjoy the moment and take it as like a life experience. So yun. Ang galing, no? Tama yun. Ang ganda-ganda na sinabi mo, no? Talagang, hindi lang naman ito. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Marami pang Valentine's sa darating. Ang importante... Sir, ikaw, ano yung plano mo? What's your Valentine's? Oh, diba? Ikaw naman. Alam mo, isi-share ko sana sa iyo, kaya lang nakamonitor. Oh, di ba nakamonitor eh? Hindi ko pwedeng sabihin, no? Eh, dapat ikikwento ko na eh. Kaya lang, nandyan pa lang. Surprise pa rin kung alam niya na meron surprise. pero in general, no? Tama ka, no? We'll keep it simple, no? At safe, no? Safe for everyone, no? Hindi naman yung tipong makakalimutan namin yung protocol, no? It's gagawin namin yung paraan para to enjoy each other's company, yung conversation, tama yan, no? Yung conversation. At the same time, good food, no? Nang safe siguro, baka hanap kami ng mga alfresco na mga restaurant na, no? Pero alam mo, napag-uusapan nga namin, parang ayaw namin sumabay doon sa mismong Valentine's Day kasi ina-expect na namin if ever, baka marami talaga tao sa labas yan. So siguro, come Valentine's Day, plano namin siguro mag-simpleng dinner pero masarap at home. Ayan, pwede sa garahe. Sa garahe, pwede. May kandila dyan. Mahilig si MJ sa kandila. Masarap na pagkain. Yung pinakagusto niya. Yan, yung mga ganyan. Yan, simple, no? Tapos lalaruin namin si Erin. Siguro yun yung isa sa mga pinaka-favorite naming oras, no? Na sa isang araw is every time nilalaro namin siya. And that's it, no? Kasi alam mo nowadays, yun talaga nagpapasaya sa akin, yung time with them, no? Especially with Erin. As in, makita mo lang siyang masaya. Ay, nako. Hi! Dadating ka dyan, friend. Dadating ka dyan. Excited ka na ba? Di ba? Ay, nako. Dadating ka dyan. Ay, ang saya niyan. Ang saya niyan, friend. Sobra. Parang game changer. Alam mo, sinasabi nila lagi sa akin dati, game changer yan. Magbabago lahat. Pero totoo nga talaga. And nagbago naman sa mabuting paraan, no? As in, mabuti talaga. Parang hindi nagbago na parang kasi ibang mga kaibigan ko na akala mo kung magsabihin nila magbabago buhay mo, akala mo parang nasintensyahan sila eh. Di ba? Pero nagsabi na ako, magbabago yung buhay mo. Hindi na magiging katulad ng dati.
Ganun po magsalita. Akala mo naman ano mangyayari, di ba? Parang, hindi naman pala. Hindi naman. I mean, I'm really enjoying it. Na feeling ko nga, in a way, kung meron mang magandang biyayan dinulot ng pandemya, yung opportunity no, na makasama sila ng mas mahabang panahon. Ayan. Ay, nako, excited na ako for you, friend. Excited. Excited. Para may magko-compare notes na tayo. Para mag-excited para sa'yo. Bakit sa akin? Ayan, tika lang. Ayan, okay. Basa-basa lang tayo, friend, no? Sabi ni, ano, sabi ni Christian Clemente, plantita or baker, Miss Jamie? Wala akong mga plants sa condo at saka yung oven. I haven't used it since I... So, none of the above. None of the above. But ayan. Actually, gusto ko ng mga plants. But ayun. I keep on going back and forth kasi. Mm-mm. So, parang, I wanted, if I have a plant, I'm here most of the time. Yun yung problema. Kasi mamatay yung mga plants eh. Oo. Tsaka ano, diba, mahilig ka nga sa flowers eh. Nabanggit mo, diba, talagang. Ayan. Sobra. Oy. Ay, ito may question dito. Ay, well, we are very, well informed. No? We know na you're very happy right now. Pero, ang tanong ni MJ, intriga to. Ang tanong ni MJ, nasaktan ka na ba? Ayan, sabay taway. Nasaktan na sa tao. Okay. From Matt? Or sino? No. Siguro hindi kay Matt. Siguro, well, before. Na-hurt ka na ba? Yes. Oh, wow. Diba, ano, I'm not afraid to say it naman. Diba? Like, I have been hurt before, but parang life goes on eh. Like, parang, why live in the past, diba, when something good is happening in the now or the present? And the future. Diba? Parang ganyan. Yes. Yeah, kasi the sad part about it, actually, and surprisingly, this is the first time like somebody has ever asked me that live. So parang sorry. Si MJ kasi. Kasi parang after when I won Miss Earth kasi everyone thought na parang oh like everything is okay with her na like you know she the world is her oyster parang everything is just perfect in my life and like oh, all of the boys will like me, all of these things. But sa totoo, na parang I'm also human and I've also gone through experiences na wherein it was really heart-wrenching. So, yun, like, I've experienced that. Like, I've experienced, not relationships, but dating wherein it hurt me. Even to the fact that it also hurt my ego konti. Bakit? Bakit nag-ghost ka ba? O ano? Bakit? Ba't na-hurt yung ego mo? I tried one time. Somebody ghost me. Wow. Ang kapal naman ang mukha mo. Ang tindi nun ah. And you know what? I'm not ashamed of it. Because it happens. Diba? It happens to anyone. Paano kwento doon? Paano ka na-ghost? Wala lang. We were like messaging. And then one day, he stopped messaging me. Ganun lang. That's what ghosting is, diba? Ganon. Exactly what it is. Oh. But you know, but at the end of the day, like I don't blame the person. Like parang if they feel like it's not going anywhere, it's fine. You know, like for me, kasi I try to understand the other person all the time. Kasi minsan if it was another girl, diba sobrang saktan nila. Like they're gonna. Nag-ghost na lang si G. Headlines talaga, you know? Headlines talaga. You know that other girls kasi they'll get sobrang hurt and then they'll even post about it on Facebook, all of these other things. Parang sobrang galit, diba? Ako naman, okay, move forward. But so never ka nagtanim ng galit dito sa taong to? No, not really. Parang I understand, I try to understand the person. A little bit disappointed. Parang disappointed in a way na parang not in terms of how that person didn't want to date me anymore, but more of like he could have done it differently. Na parang out of courtesy lang, meet me face to face and then tell me na parang, you know, like cordial ba, like proper closure. But you know, life moves on, you know. Yes. You don't really need every like pero Jamie, if you are to look back, no, eto bang lalaking ito, si itong kolokoy na to, kolokoy talaga yun.
Nagustuhan mo ba to o na-hurt lang yung ego? No. Like, actually, at that time, parang we were both, like, I think we both felt like it wasn't really gonna go anywhere. You know what I mean? So, parang, yun. But for me, I just wanted to say it in person and then hear it from him also. Parang ganyan. And then that's it. But for some people, they're not comfortable with that. So, you just Yes. Baka ano, baka na-anticipate na niya na tatapatin mo siya na hindi mo... so siya na lang na, oh, ay, naku, ako na lang, no? Na inunahan ka niya. Baka na, ay, nabasa na niya. Hindi ko type nito ni Jamie. Bago niya ako i-turn down, layo na lang ako. Baka, diba? May mga ganyan eh. Sa bagay, kung ano man yung dahilan niya, he doesn't deserve you, no? Diba? But that person is a good person, huh? Like, he's actually a good person. In fairness, the people that I've dated before, they're all really good guys. Talaga? They deserve the best in life, and I also hope na parang they'll find someone compatible for them. Because it's not like I'm saying, like, because he's a good person, I'm a bad person, or vice versa, diba? It's just that it can work out. Ganun. Diba? Hindi lang talaga. Correct. Hindi lang talaga. Oo. Kesa naman pinili, tapos nag-away-away pa kayo. I mean, I'm happy, no? At least now, kahit hindi nag-work yung mga past relationships mo, yung respect mo for them, nandyan, no? Very evident. Nakikita ko how much you respect them, no? You even say good things about them. So, I mean, nakikita ko na bagamat hindi nag-work yung mga relationships na yon, eh, mukhang maganda naman yung naging friendship, no? Mukhang yung, at least yung ano, ha? Yung tingin nyo sa isa't isa. I mean, there's no friendship. No friendship. No talk. But I mean, sige. Ako, game ako mag-friends, but parang sila hindi. Hindi. Ay, hindi talaga nila kaya. Mga, alam mo na, naiintindihan ko yung mga yan. Yeah, kita mo naman. Kita mo naman, Jamie, intindihin mo, ah. Oh, hindi mo sila naging boyfriend. Tapos friends kayo. Tapos araw-araw makikita ka nila. Or from time to time, makikita ka nila. Tapos makikita nila, oh my God, hindi naging kami. Di ba? Parang, I mean, every time, para silang nababasted all over again. Kung makikita ka nila, sobrang ganda, sobrang bait, sobrang, tapos may boyfriend ka na ngayon, lalo pa sila masasaktan. Okay na yun, hayaan mo na lang silang ano dyan, lumayo. Some of them are in a relationship and they're very happy too. That's good. Ay, uy, ito may mga suggestion dito, yung mga kausap natin. No? Si Luis Serrano, D-Work, sabi niya, ako po, o order na lang ng pagkain, tapos kakain na lang kami sa bahay para safe at kasama ko pa mga anak ko. Yun ang date na balak ko sa February 14. Tama, yun din ang plano ko. Ganda, maganda. Okay. Sabi niya, no? Sabi ni Kevin Chan, good evening, Sir Oscar. I'm sorry po, ngayon lang din ako nakapanood ng live mo because po kasi masyado sa pag-set ng pagbubuksan dito ng potato corner ni Sir. Nagsusumbong ka ba, Kevin Chan, sa mga pinapagawa sa'yo ni Marf? yung kuya ni MJ. Okay lang yan, Kevin, kahit di ka masyado nakakanood, no? Sumunod ka lang dyan kay Marf. Busy daw siya kay Mark. Ayan. O, sabi ni Jesse Lacaba, idol, pakitanong kung pwedeng big bike na lang ang panundo ko sa kanya. BMW naman. Grabe. Sobrang wag niyo nang pag-aksaya ng panahon ko nung sasakyan dadalhin niyo dahil walang makakasundo sa inyo sa kanya. Talagang ano yun, no? Pinag-ano nila yun, no? Talagang pinagdidiskusyon na nila kung anong pang susundo sa'yo, no? Diba? Pero wishful thinking, no? I mean, ikaw ba? I mean, nagmamatter sa'yo yan, yung vehicle? Or ano na pang susundo sa'yo ng date mo? Although, syempre, that's why na parang I liked Matt. Kasi when we first met, parang friends lang, ganyan. Like, for me, like, I saw him more of, like, a nice guy and everything. But what really charmed me was when he picked me up one time when I came to visit the Philippines. He picked me up in this car. And parang medyo old na siya na kotse. Parang medyo old na kotse. And then parang
when I went inside the car, parang, oh, can I use the mirror? Kasi ganyan. And then when he brought down the rear view mirror, meron pang sounds na parang screeching sounds like, ganyan. Lumalagotok pa. And then sobrang confident niya. Yun yung gusto ko. Na parang, sobrang shock ako na parang simple lang yung car niya. But then, confidence, meron pa rin. So that's actually what really charmed me. Nice. Ang galing, no. Parang ano, no. Parang ano siya, confident siya no matter what, no. Basta yung personality. Anong pinaka nagustuhan mo kay Matt, Jamie? Bukod doon. For me, it's really his personality. Parang he's like a ray of sunshine. Like he's always happy. Unless if then he's grumpy. But yun lang. But yun, like he's really outgoing, he's like a ray of sunshine, he's very straightforward, so he wouldn't hold back when he says certain things, but he says it in a way na parang it's not insulting. Parang it's more of like constructive criticism, or he'll really make sure na parang, you know, you grow as a person. And yung pinakamaganda is that he has a really good heart for people. Like, he always wants to make sure everyone's okay, very family-oriented. Well, maraming lista naman. You said one lang, marami naman. Okay lang yan. But I mean, we can't help it, no? Marami kang nakikitang magandang diba? Katangian kay Matt, no? I mean, after all, para mapasagot niya ang isang Jamie Herrell, eh, talaga namang nakikita ko na talagang marami siyang ano, characteristics na talaga namang kabilib-bilib, di ba? Di ba? Pero kasi, di ba, kung hindi, masasagutin mo ba? Diba? Sasagutin mo ba naman kung kulang-kulang yung mga ano na yan, di ba? Pero you got what you wanted ba all this time? Kasi sabi ba, you mean, talagang siya yun, yung nakikita mong ideal guy for you. Yeah. Sobra, oo. Na parang, I could say, like, I really love Matt. That's like, true. I really love Matt. And that's really interesting for me because I've never said that. Like, I was never public about who I was with or who I was dating. I never posted about it on Instagram. But on one time, one girl asked me if lesbian ako. Kasi, grabe naman! Had no clue. Na parang, I was, what you call that? I was dating, like, you know, like men, diba? And stuff like that. So parang, okay. There was a person that asked me before, are you lesbian? Why do I come across as that? Like, can I just be a private person? Like a private citizen? Kasi wala ka rong pinapost, ganon. Like parang nothing daw. And when people would ask me na parang questions about relationships or qualities of a person, parang ganyan, like I'm not really that vocal. Or it's very like parang chill lang. Like, nothing too much na parang compared to most when they talk about guys. So parang yun, like some people thought of me like that before. Oo. But yeah, I really love Matt. Ayun. That's good, no? I'm really happy, no, na nakita mo yung ano, yung partner na you wanted, na yung talagang gusto mo talaga. And so far, mukhang okay kayo, no? Pero kung meron kayong ilang mga, kung nag-aaway man kayo, nag-aaway ba kayo, ano yung pinakakadalasang dahilan? Kasi kami ni MJ, madalas pagkain. pagkain, tsaka kung saan kakain, no? Yung talaga yung madalas sa aming pag-aawayan, no? May mababaw lang naman, pero at least, meron kami na pag-aaway. Kayo, kung meron kayong pinag-aawayan, ano yun? We have arguments. Hindi naman fight, grabe. Sobrang strong yung word yan. Minsan mag-away kami and parang we have different intakes, different opinions about certain things. But parang usually like okay lang talaga kami. We don't have that many fights. And when it's a little bit too much or it gets out of hand, we just give ourselves some time to like blow off some steam, just to relax. And then we have a proper conversation after, which I really like. Parang yung mga arguments natin, hindi siya maganda para sa telenovela. Like teleserya. Kasi sobrang... hindi papasa. Parang yun lang, parang walang intriga. Wala. Parang wala.
Ganun lang. Ang babaw. Eh, sa amin niya ni MJ, hindi rin papapasang ano eh, mag, ano eh, mag, ng, magpakailanman. Kasi tsaka wagas, hindi papasay. Kasi pang comedy. Pang comedy, di ba? Nag-aaway kami na sa pagkain. Pag, hindi pwede pang drama, no? So, yun. Pero okay. Grabe, no? Para, so, yan, at least tayo, no? At least tayong apat, magiging masaya ang Valentine's natin come Sunday. Yes! Di ba? Yeah, that's something to be thankful for. Ano naman ma-advise mo? I mean, sabi mo nga, first time mo last year na magkaroon ng Valentine's date na boyfriend. Di ba? Tama ba? Mm-mm. Okay. So ngayon, marami rin na. Huwag naman sabihin naman nila, hindi natin iniisip yung kapakanan ng mga single. Okay. Ano naman may papayo mo dun sa mga single na magsa-celebrate ng ba? Oh, hindi ko alam kung magsa-celebrate sila. Ano mga single na kung anong pwede nilang gawin, no? Paano nila i-celebrate ang Valentine's Day? Pwede ba rin nilang i-celebrate pa rin ang Valentine's Day kahit single sila? Siyempre, they can, what you call that, be with family or with friends, di ba? But parang, for example, like, if I was single, I would like set up a Zoom meet, like a Zoom na party with my friends, di ba? Or like parang secret Valentine gift giving na parang, okay, let's like gather like all of our girlfriends na parang that are single, and then let's all have like a secret gift and all of these things na parang we deliver it on Valentine's Day to our friends para surprise. There's so many activities you can do even when you're single. In fact, before I used to have like a single dinner party on Valentine's. Like I would invite my friends. Oh, and it's sobrang saya naman. Like I feel like kasi minsan people try to think, or they think that parang Valentine's is just for like with a boyfriend or a husband or a wife or a girlfriend, ganyan, or your partner. But the truth is, Valentine's is love, and love can come from friends or family. Like, if I was in Cebu right now, I will celebrate it with my mom. I would like wake up early in the morning and wake her up with like a box of Ferrero and flowers. Like, I would definitely do that for my mom if I was there. So, tama 'yon, no? Ang galing mo, Jamie, no? Tama 'yon, no? Ang Valentine's is all about love, no? At kung may puso ka, you have every right to celebrate, and you should celebrate Valentine's Day, 'di ba? With that, grabe, no? Ayan, no? Makakaisang oras na naman tayo nagkikwentuhan. Hindi na natin napansin, hindi natin namalayan dahil naman sobrang sarap kakwentuhan itong ating kaibigan na si Ms. Jamie. Okay, Ms. Jamie, bago pa mapuyat ngayong gabi, paghahanda mo itong weekend na to, itong Valentine's weekend, meron ka bang gustong ano, i-plug sa mga kaosap natin nanonood, no? Ano yung mga dapat nilang i-expect sa'yo sa mga susunod na mga araw, linggo? Yeah, so everyone, thank you so much for watching and joining us. It's been a ton of fun. And at the same time, if you want to follow me on Facebook or Instagram. My handles are just Jamie Herrell, yung name ko. And please, if you can, please follow Crescendo Essentials. It's on IG. You can also find it on my bio on my IG because that's my new baby project for health and wellness. So yun. And everyone, stay safe during Valentine's and spread the love. Yan. Thank you so much, Jamie. No, sana talagang beauty queen pa rin. Ayan. Yung flying kiss nandiyan pa rin. Wow, thank you so much. Grabe, walang kakupas-kupas, Miss Jamie Herrell. Thank you so much. Ladies and gentlemen, guys, let's say thank you. Let's all give Jamie Herrell a round of applause and thank her for being with us tonight. Thank you so much, Jamie. Good night. Thank you. Yan, Miss Jamie Herrell. Good. Diba? Ang sarap na kwentuhan ni Miss Jamie. Ang ganda na. Ang talino pa. Ang bait pa. Saan tayong pang mapupulot na aral? Kalain. Tama yun. No? Tama yung sinabi niya. No? Valentine's is all about love. No? And if you are capable of giving it, diba? You should celebrate Valentine's. No? After all, lahat naman tayo may puso. Diba? Sino bang walang puso? Saging nga may puso. Diba? Saging nga may puso eh, 'di ba? So let's celebrate. Pati saging pwedeng ano, pwedeng mag-celebrate. Okay, yan oh. Thank you so much sa mga tumutok sa atin ngayon, no? Kevin Chan, ayan, nandiyan si Kevin Chan, si Jesse JM Lacaba. Okay, maraming salamat sa iyo, Dave Darwin Bayani.
Louis Serrano, do you work? Sabi niya, oh, February 16, on record, 11:30 p.m. Oh, guys, thank you so much ha, sa mga nanonood sa atin dito. Paki-extend na rin niyo po ang suporta sa on record sa this coming Tuesday. Ayan, February 16, no? Ayan, oh. Yung mga, ano, huwag kayo mag-alala. Binasa ko naman kahit yung walang mga share badge. Okay na yan. Kahit na wala ng share badge, babasahin ko yung comments. So, after all, nandito kayo, no? I mean, the mere fact na nandito kayo, dinamayan nyo ako, sinamahan nyo ako ng isang oras, bakit nga naman hindi ko babasahin yung comments nyo? After all, yung ano naman yan, yung mga pag-share badge na yan, parang promotion natin yan, para dumami pa yung pwede nating ano, pwede nating makasama, dumami pa yung pwede nating paghatira ng good vibes, no? Okay. Si Paul Salvacion andiyan, speechless nga lang. Okay. May Mendoza, oo na, sabi ni May. O, balikan ko lang yung mga, baka may mga nalagpasan ako. Ronald Fermin, ayan, mga tahimik. Mga tahimik sila, no? O, Christian Clemente, nabati ko na ba? O, yan, Christian Clemente, sino ba mga hindi ko nababate? Ayan. Ayan. Yun. Sino pa ba? Dave Darwin Bayani, Janie Chan, Albert Pongol. Nandito si Albert Pongol. Si Erica Hoson. Uy, si Erica Hoson watching via YouTube, no? Sino pa ba mga nandyan? Iniisa-isa ko na ha, kasi baka may mga hindi ako nabasa. May magtampo. Teka lang. PV Vlogs, super ganda ni Madam. Ayan, si Nimafo Anaknara Jomjing. Ayan, hi Ms. Jamie, last na to, Chika Dai sa TV5, love, miss you. Oy, okay, nakita niya siguro sa lobby. O, si June Unshakable Voice, Dicatoria. Ayan, andyan din siya. Sino pa ba? Okay, Kevin Chan, Albert Pongol, nasabi ko na. Okay. Louis Serrano, dear works. Yes, sabi niya, yes, lahat happy sa una, good vibes lang. Oh, good vibes lang. Guys, tsaka yan, kung man ako naman, hindi ko nabasa yung mga comments nyo, huwag kayong magtatampo dahil hindi naman yung sinasadyang hindi mabasa. Ha? Ang importante, nakanood kayo at buhay itong programa natin, di ba? Buhay! At kahit na sasyam na lang tayo dito, napapanood pa rin ako kayo, no? Kahit na sasampu na lang tayo, nandito pa rin ako, nasinasamahan ko pa rin kayo. Yun ang importante dyan, no? I mean, okay, magtampo. Pag nagtampo kayo, lalo ko hindi babasahin, promise. Dahil allergic ako sa tampo. Allergic ako sa, sasabihin ko na for the record, on record, allergic ako sa tampurero, tampururot, allergic ako sa mga bad vibes, sa mga negatron, sa mga mapuna, sa mga pintasero. Galit ako dyan, as in, number one kung kaaway yung mga yan. Lahat naman naghahatid ng negative vibes, no? Galit ako dyan. Hindi ko lang ako naiinis dyan, galit pa ako dyan, guys. Okay? So, wag tayo, ha? Kung bad vibes kayo, wala akong bibigay na panahon sa inyo. Yeah, sinasabi ko na sa inyo, kung bad vibes ang hatid nyo sa akin, nakakapagpasama kayo ng loob ko, ng pakiramdam ko, manghihina ako, hindi ko na lang ipapansinin. Okay? Hindi ko talaga kayo papansinin. So, yan, no? I suggest gawin nyo rin yan, no? Iwasan nyo yung mga taong, ano, ang negan masyado, yung mga negang dating sa buhay nyo, iwasan nyo na lang, no? Hindi ko sinasabing awayin nyo, no? Huwag nyo awayin. Dahil huwag kayong tumulad sa kanila, huwag kayong mang-away. Pag inaaway nila kayo, iwasan nyo na lang. Pag pinagsasalitaan kayo na masama, iwasan nyo na lang. Huwag nyo pagsalitaan na masama. Huwag kayong lumebel sa kanila. Huwag kayong pumantay sa kanila. Kung sila masama, kayo hindi. Umiwas na lang kayo. Pero wag nyo entertain yung mga thoughts na yun. Hindi worth it, no? Hindi worth it na nasistress kayo sa mga taong ka-stress. Hindi worth it na sumasama loob nyo sa mga taong masama. Diba? Hayaan mo silang magmaktol, ayaw mo silang mamroblema, hayaan mo silang lamunin ang sama ng loob, no? Kung yun ang gusto nila. Pero kayo, wag guys, no? Wag nyo entertain yan. Ialis nyo sa buhay nyo yung mga negatron, yung mga nega vibes, no? Ialis nyo yan, no? Guys, walang maitutulong sa inyo yan. I mean, pag lagi na lang yan, lagi na masama ang loob, lagi na lang ganyan, huwag nyo na lang entertain. Di ba? Wala tayong panahon dyan. Para sa good vibes lang tayo, di ba? Tama ba, mga natitirang oo natin sa ito? Di ba? Di baling
Di baling tatlo, apat, lima na lang tayo, basta good vibes lang. Good vibes lang ang ano, ang habol natin, di ba? Ayos ba 'yon? Okay. Si ano, si sino ba nandiyan? Oh, Nard, ito bago, Nard Tabuso Barba, shout out from Virac Catanduanes. Okay, magandang araw sa mga taga Virac Catanduanes. Ayan, si Mark Hari Atangan David, sobra sa late sir. Maulang gabi sa lahat po. Uy, maulan ba dyan? O, ingat ha, ingat dyan, di ba? Ingat dyan, okay. I mean, kunwari, di ba? Kunwari kayo may mga kaibigan kayo, kunwari hindi na kayo na nakakamusta. Alam niyo yung bago ano, bago kayo, bago niyo siya pansinin. Uy, tampo na ako sa iyo, hindi ka na nangangamusta. Alamin niyo muna kung ano nangyayari sa buhay niya. Di ba? Baka na mga problema na pala yung taon to, ihihiritan niyo pa na, ay, hindi ka na nangangamusta, tampo ako sa iyo, galit ako sa iyo, hindi lang, di ba? Alamin niyo muna. Huwag yung ano yung baba, hindi naman obligasyon ng tao na napansinin ka araw-araw, di ba? Oo, di ba? Alamin niyo, good vibes. Kung kayo kaibigan, kung kayo eh talagang mabuting kasama, ang hangad niyo sa kapwa niyo, kabutihan lang, maayos lang, di ba? Sapat na 'yung malaman niyo na sa maayos ang kondisyon, masaya na kayo, di ba? Di ba? Don't be selfish, guys, no? Talagang isipin niyo 'yung kapwa niyo. Eh, panahon na ng pandemya eh, di ba? I mean, huwag nyo nang entertain yung mga nakakasama ng loob, di ba? Good vibes lang. Tsaka tigilan nyo na yung mga away-away na yan, di kayo yaman dyan, di ba? Tigilan nyo na yung mga pride-pride na yan, sino ba kayo, gaano ba kayo kagaling, di ba? I mean, forgive, no? Kung may mga kaaway kayo, patawarin nyo na yung mga kaaway nyo. Kung maliit lang namang problema yan, magkapatawaran na kayo, maging kaibigan na kayo ulit, no? Pag may ngiti sa mga mukha nyo, mas gagaan ang pakiramdam nyo. Hindi nyo kailangan ng mga pabigat ngayong pandemya. Kaya yun naisip ko, no? I mean, starting today, hindi ko kailangan yung mga pabigat sa buhay ko, no? I mean, hindi ko sila awayin, pero hindi ko na sila papansinin, di ba? Dapat ganun tayo, di ba, guys? Humahanan natin yung mga pabigat na yan, no? Kaya pag ano yan, wag, hindi ko kayo papansinin. Pag ano, pag kayo nega, hindi ko kayo papansinin. Ayan, no? Sabi ni Kevin Chan, samahan hanggang sa huli. Si John Angelo R. Martinez, Kuya Oscar, may GMA now. Dangle na po ako. Nanalo po last Sunday, All Out Sundays. Uy, congratulations sa iyo, John Angelo R. Martinez. Okay. O, balay nyo, balang araw, di ba? Magpa-ano ako niyan, magpa-premyo ako ng GMA now. Eh, ano muna ako, mag-iipon muna ako ng pambili niyan. Pag napuno na yung alkansya ko, pambibili ko ng mga GMA now yan, pang papapremyo ko sa inyo. Okay. Uy, si Jeric Albero nandito. Ako yung paborito kong ano to eh, kuya sa Claret. Si Jeric Albero, star player, basket. Star player namin sa team yan, sa Alumni League, napakagaling yan. Pati anak niya ngayon, lalo na yung anak niya ngayon, nalagpasan pa siya, no? Pasensya na, Jeric, nagsabi lang ng totoo, no? Nakikita ko naman talaga, mas magaling di hamak sa atin, no? Yung anak mo, sobrang galing shooter, ang galing gumalaw, malaking maliit eh, kasi matangkad siya pero ang galing magdala ng bola, no? Malayo mararating. Okay, regards paring Jeric. Okay, si Louis Serrano D-Works, yes po, tama po Sir Oscar. Okay, si John Angelo R. Martinez, salamat po, God bless, take care. Yun, talaga yun. Sabi ni Jeric, no place talaga dapat for negativity and racism. So, tama Jeric. Alam mo, ito paring Jeric, no? Ito papansin, ay, sorry, si parang Jeric. O, si parang Jeric, sorry, Jeric, no, napansin ko, no, alam mo yung may mga tao na yung parang ang kaligayahan nila sa buhay nila, yung mamintas, yung akala nila ang cool-cool nila pag namimintas sila. Pag mayroon sila nasasabing, ano, masama sa kapwa nila, parang imbis na bumigat yung pakiramdam nila, natutuwa pa sila. Diba? Hindi mo kailangan ng mga ganung buhay sa, ganung buhay, ganung tao sa buhay mo. Diba? Yung parang, pwede ba yun yung nakasabi ka ng masakit sa kapwa mo tapos masaya ka pa? Anong klaseng nilalang ka, di ba? Di ba? Anong klaseng nilalang ka nun? Walang ganun. Tama yun. Okay, sabi ni Albert Pongol, watch on record sa February 16 on February 27 naman overseas. No? Yan sa ibang bansa, February 27. Pero sa dito sa Pilipinas, starting February 16, mapaparad yun ay on record. Si Luis Serena D-Works, pagkasama mo good vibes, happy ka buong araw. Pagkasama mo Negatron, lungkot ka. Kaya dapat sa good vibes tayo. Totoo. Tama yun. Eh. Tsaka, guys, hindi natin, ewan ko ba, kailangan mo bang tiisin yung mga taong yun dahil mabait ka? Di ba? Kailangan ba tiisin mo na lang every time sila dahil mabait ka? Di ba? It's about time sila naman mag-isip kung nakakatulong pa sila sa kapwa nila sa mga kanigahan nila. Ayan, sabi ni John Angelo R. Martinez, Kuya Oscar, balita ko po yung channel po ng GMA na Jimmy News TV.
magre-rebrand na bilang GTV ngayong February 22 po. Okay. May mga ganun, may mga update, ha? Alamin natin yan. Si John Angelo R. Martinez, happy Chinese New Year to all. Sabi ni, sabi ng kumpare ko si Jeric Albero, sabi, true, sadly yun kasi ang means nila para maiangat sarili nila and para they can feel good about themselves. God bless always, bro. Hugs to MJ and the baby. Thank you so much, bro. Oh, diba? Tama-tama yung Jeric. Ang pathetic nun yun, diba? Sobrang pathetic nun, no? Yung para maiangat mo yung sarili mo, ibababa mo yung kapwa mo na wala namang ginagawa mo sa'yo, masama sa'yo. Sabi ko nga, kahit na may ginagawa pa masama sa'yo eh, di ba? Huwag ka nang gumawa ng masama sa kanila. Layuan mo na lang kasi hindi worth it, no? Di ba? Hindi worth it na maging masamang tao ka pa dahil lang sa kanila. Ayun, sabi ni, sabi ni Danilo Cabrera, tama po yun, be contented for what they have. Ayun. Tapos si Kevin Chan, tutok sa oo na. Happy ka. Oy, thank you Kevin Chan. Sobrang na-appreciate you guys, no? Dave Darwin Bayani, happy weekend mga ka-oonatics. On record this coming Tuesday. Suggestion ko lang sa Valentine's Day, mag-bubble dinner kayo. Maganda 'yon. Oy, pwede rin, no? Pwede. Mahal ba 'yon, Dave? Nakikita ko nga 'yan, parang may nakita ko sa social media ng mga bubble dinner yung ba 'yung naka-enclosed, no? Tapos al fresco pero ano, pero dapat ang kasama mo diyan syempre yung mga kasama mo rin sa bahay. Hindi pwedeng may kasama kang mga taga ibang bahay kasi hindi mo na bubble 'yon, 'di ba? Kailangan ano, same bubble. Kailangan kayo yung magkasama sa bahay. Ayan. So yan, with that, okay, dahil isang oras na tayo magkasama, magpapaalam na ako, guys. Thank you so much for watching OO na. At kita-kits next week. Have a wonderful weekend and enjoy your Valentine's Day, no? Kung may puso ka, single ka man, o meron kang partner, may karapatan ka mag-celebrate niyan. After all, ang Valentine's Day ay araw ng mga puso, di ba? Maski saging, may puso. Okay, so good night, guys. Give my regards to the family.